have no right to introduce him. Kaya po rin kaya, ako po'y nagmadali dito para galing po ako sa China sa presidential visit. Because I believe that this is a very, very informative event, especially as the target audience are majority people from IPG and also, and of course, our co-workers in DCI. So, I'd like to just do some formalities. Congressman Joey Salceda, E.D. Rosby, Rosby Gaitas, the leaders of the DCI officials of DCI. You all just. Friends, ladies and gentlemen, good afternoon ulit. So on behalf of DCI and my colleagues in the DCI Industry Promotion Group, we welcome you and thank you for carving out time to join us this afternoon to hear a briefing about Dutertenomics. And this is hosted by the Manila Fame, organized by SITEM. You know what SITEM is all about, but you must have observed the various innovations that were introduced today. And there are various simultaneous events that are happening. We think, as an observer myself, that SITEM wanted it to be hip and modern and catering to the new crowd. And as you know, the future consumers and the consumers today are very young and they have more disposable income. And of course, we are trying to be young and hip and also influence also the traditional micro, small, medium enterprises, because what we want is to introduce innovations so that our micro, small, medium enterprises are smart SMEs, right? So it could be like someone who is a clang-clang dirty ice cream, but they are bringing with us a differentiated product. And I frankly enjoyed it with a flavor. Flavor that is maanghang, no? So maanghang, and the other one is tutong. Tutong na bigas. So those are differentiated products, and we do need to incubate these kinds of different products. That is what we say. How do we invent the micro, small, medium enterprises, their offerings to the market? I actually have a speech, but I don't like to say that I'm also like Duterte, President Duterte. But I do know that the importance of my speech today, the script that I have, really focuses on the importance of introducing innovations and targeted interventions to improve the production landscape. Because where we are at is that the demand of the world trade is projected to be lethargic, still lethargic. So we are very honored to have a brilliant guy. I personally didn't know Congressman Salceda. But my cousin who works in the province of the governor's office, a provincial, completely is a fan of yours. So when he gave me this, he told me, and I will read it, "Keep those brain cells at work always." Okay, so this guy is different. So this guy is really brilliant and a politician. He is he has a brilliant educational background and raised by very honorable parents.
And he's been pushing and defending the president's tax reform and his $3.3 trillion budget. He is also helping, or he has helped design the strategies to bring the Philippines to as an industrial country, with the status of industrial country by 2030. So probably that's the reason why it's DU330. And he reminded me, ano ka ba? 30 years nga yung cluster na yun, parang ganun sinabi. 30 years yung... It is a masterpiece of an economic research that is really, really, down to the grassroots level. So it is written with thought leadership, but also the practicality of implementation. So I'm very excited to introduce you, be here because he has a magnificent presentation. So welcome, Congressman Salceda. Thank you. Diretso na tayo. I'm sure gusto niyo bumaba eh. Okay. Patay niyo yung logi. Dito lang, tatabi ng mga... next. So ito yung para makilala niyo lang yung Pilipinas. Next. Yan, second fastest after Pakistan in the second quarter. Pero tingnan mo yung agriculture natin. The industry is good. Services, no-brainer. Next. Pero yung jobs report, ito ko lang makita nyo, industry and services are not equal almost in terms of jobs. Hindi ko kasi nila masyadong dinidisegrate eh. Sayang naman. Tapos yung 40 hours and over, nag 1.6 million tayo. Next. Pag kinina mo lalo, next, yung pumasok sa labor force, dapat kasi yung over 15, labor force kagad yan, 1.8. Pero yung labor entrance, yung naganap ng trabaho, 1.4. Eh, yung pumasok sa scale 11, grade 11, 1.5. Sabi ko, bakit meron pa nito? Dapat, ewan ko, baka naganap pa ng trabaho at grade 11 na. Pero theoretically, sino ngayon ang unemployment? Para ibig sabihin, meron tayong dalawang taong makakahinga na walang masyadong competition sa jobs. Yung 40 years mo, 27.825. Of the 41, 68% are full-time, FTE. Of the full-time, 25.2 is salary. Yun naman yung hinahanap natin yung salary din. Next. So ito, BUI. Kasi ito tinatanong nung nandun ako sa Congress. Up 49%. Next. Tapos ang mas maganda yung September. From 17 billion to 51 billion. May Duterte na yan. With matching mura. Hindi kasi alam mo, yung mga investor dito, hindi naman yan pumapasok dito dahil lang sa isang email. They're responding now to long-term economic fundamentals. If you take 30 years from now, the Philippines will be so higher that they have to be present here, whether they like it or not. So this foreign investor, they know. Now, with 120 million people, $1 trillion economy, they have to be here, they have to be present, because the Philippines will be, alam mo, economic power talaga tayo, gulo-gulo lang natin. Pero kung kita mo, si Cory, demonopolization, democratization, si Ramos, LDP, liberalization, deregulation, privatization, si Erap, Portao lang, si Gloria, fiscal reform, si Pinoy, good governance. Nandun na tayo. Next. So karamihan yan, National Capital Region, sadly. Next. Sa napunta. Next. May region 6, 7. Tingnan mo.
Iba talaga pag ang presidente mo taga countryside eh. Nag-send niya ng signal. Tingnan niyo naman sa countryside. Pero nakala ko dapat 11 sa kanya. Baka nauna na. Pero ibig sabihin niya, puputok muna to bago may mangyari. Next. Kasi ako tinitingnan ko talaga numbers. Kasi ewan ko bakit hindi nila inaaral. Pag tinignan mo itong numero lahat, ang mapapansin nyo na karamihan ay galing sa EU. Dahil yan sa GSP preference. Ang US nandito lang, 4,627. Japan talaga ang malaki at Singapore. Yeah. Next. Pero pag tinignan mo yung September lang, Singapore pa rin, pero tama, pumapasok na ang China mo. Nagre-respond kasi yan eh, kung anong signal mo, pag nagpakita ka ng, ano, ng pagnanasa, sigurado, may mangyayari. Ganun talaga yan. Ang economics, well, hindi yan surreal. May puso, may ganyan, may lahat. Sabi ko nga sa analyst ko dati, kung magaling ka, dapat nakikita mo mga numero, sumasayaw sa araw. Kasi doon mo lang mararamdaman kung talagang ano ba yung realidad na sinasabi ng mga numero to. Kaya ito sinasabi to sa inyo. Next. Ito, sabi, naglabasan. Totoo naman, buong mundo naman kasi naglabasan eh. Lalo na Mexico. Next. Kasi, balik ka doon. Back. Kasi bili ka ng bili eh. Magsimula April, bili ka ng bili, siyempre, bibenta ka. Next, galing mo stock market, kaya alam ko yan. So, baano papabagsak dito? Dahil sa US, babagsak talaga. Ikita mo po yan dito. Yan. Dalawang bagay, US. Tapos yung interest rates na. Yung technical charts, asensya na. Yung mga nagiging stock market lang ha. Yung mini bull run ni Duterte, yung China bull run, puto lagad yun. Kasi wala pa naman eh. Pero siyempre bully sila. Next. So, ano yung mga binatna natin? Next. Alam mo kung isipin ng Pilipinas, investment natin mababa pa yung GDP. Wala ko lila talaga. Next. Sa foreign, ayan, yan po lang yan. Tayo yan. Next. Pero ang savings natin, pwede ka magmura. Punyeta, ang dami. Kaya marami naluloko ng budol-budol. Kaya sabi mo nga, kailangan may Consumer Protection Forum, SEC, BSP, BDI, na pwede yung mga financial products na may consumer. May magkocontrol. Kasi bagsak din yan sa inyo eh. MLM, blah, blah, pati SEC. Kasi nga sa dami ng pera, 3 trillion yan. Lahat hawak ni Napa. Next. Ang isa pang problema ng Pilipinas, NCR 3, 4, 8, 62%. Next, pag i-denoming mo yan on a per square meter basis, ayan o. Oh. The rest are balanced. Oh. Meron yan, Metro Manila, yung tatlong regions. This per square meter, GDP per square meter. Makikita mo bakit yung intensity mga sa negosyo. Cebu, Iloilo, the Iloilo Negros, Bacolod, Cagayan de Oro, Davao, Jensan, at dito, simula na agad, yes. Nagkakaroon na siya ng clustering ng economic activities. Next. Pero ang ibig sabihin nun, talagang may imperialism ang Manila. Next. Ito na. Makita mo dito na tumbling tayo ng tumbling, pero dumadami lalo ang mahirap. Balik mo nga muna yan. Alisin mo muna ito. Ayan, yung poor dumami, yung near poor dumami. Parang malaban, kaya tanggalin mo yung population growth rate. Dumadami talaga, napaka unequal ng Pilipinas. Next.
17 million poor families, ha, times 5 mo, 85. Kadami-dami mahirap. Next. Sa pili sa Asia, so number 2 tayo sa inequality. Next. Dahil tayo number 3 sa oligarchy. Proportion po nito na yung top 20, top 1, type, ilang top? Billionaire wealth as percentage of total GDP. Kaya tama talaga mang SMSE talaga i-promote para huwag na natin silang pabagsakin, damihan na lang ang mga nasa baba, elite. Kasi pag yan tinira mo, lalayas yan. Yan ang hirap pag tinax mo ang bilyonaryo, tatakbo yan. Pakinabangan na lang natin, hindi ako may hututan. Pero kung din ha, surprisingly, Malaysia is number 2 ha. Is it the percentage of billionaire wealth as percentage of total GDP? Unbelievable ang Pilipinas. Hala, hindi ako masasalita kung sino-sino nito. Andito na sa pali-paligid. Next. So, kung ganyan na ang buhay natin, anong gagawin mo? Next. Pag tinignan mo Pilipinas, makikita mo na by 10, by decade, 1980s to 1990s to 2008, 2000 to 2010, 4.5, recently 6.2. Umaangat tayo, yung low, tumataas yung high, tumataas din. It's like a bandwidth rising bandwidth. So kung bumagsak man yan, hindi yan babagsak na mas mababa kaysa dito. That was the global economic crisis, 2008. Sakto. Next. So, saan galing ang growth natin? Ah, kita nyo kagad, no? Green. Investment. First time. That is the best source of growth. Kasi it provides the basis for more growth. Yan. Tapos yung dati nating basis, which is consumption, okay lang. Pero saan naman nagagaling? Ito kung saan sinong bumibili. Ano yung binibenta? Wala. Kita mo ito? Services. Services. Pero tingnan mo naman itong violet. Manufacturing yan. Kayo yan. May manufacturing resurgence naman talaga. Kailangan kasi mag-disaggregate ito para alam kung saan masasakay. Huwag mo, di ba? Sabi ni Sharon yung planeta, sakay na! Next. Pero, ito na naman. Poverty headcount. So, nakakahiya na talaga tayo. So, dami-dami yung nag-graduate sa Ateneo, UP, UST, LaSalle. Parang mga walang pinag-aralan. sabi ko nga eh, ba't mo sinisisi kami mga politiko? Eh, sabi ko, bakit pa, anong problema niyo sa House of Representatives? Nilakas na napapaligiran ng mga taga-UP. Mali yung paaral niyo. Sabi, huwag daw tayo mag-federalism kasi nga mga dynasty. Pero isa-isay mo yung mga dynasty sa tabi ko. Or UP, Harvard, Oxford, Cambridge. Human. Anyway, sinasabi ko lang yan para makiliti yung utak niya. Pero tingnan mo Malaysia. Second oligarchy, but look at the poverty. Interesting. They can coexist. Walang mahirap, pero maraming mayaman. So, may ginagawa ng tama ang gobyerno. Yan, pumapasok na yung Duterte. Ah. Next. So, ito yung kanyang plano. Hindi ko na siguro isa-isayin. Yung kanyang, it is ambition. Sabi ko pa rin sa kanya, this is the ambition. Inequality, growth, social public. Dito pumapasok yung EJK. Para alam niyo kung saan.
the war on drugs. Tapos, yung red tape. Mahuhubaran ako kasi nagamit ko, ano yun? Mexi. Next. Ayan na. Kung saan napunta, yung 17th. Ano sino marunong ng, ano ba ang 17 na numero? Wow, marunong. Sino sumagot? Bigyan ka ng 1,000. Galing mo eh. Kasi kailangan ganun tagal tayo, mag-aaral kasi tayo lahat. Para sama-sama po tayo, hindi yung presidente lang o yung mga secretaries lang. Kung nasasagot yan ng isang bureaucrat, masaya ako. Kasi hindi dapat na para ano, iilan lang may alam. These are the SDG. Alisin mo ulit. Yan. Oh, balik mo yung SDG. Pakumpleto. Balik mo. Anyway, those are the SDGs. Pinirma kasi natin sa UN. Next. Matatag, maginhawa, at nangangapit bahay. Balik mo nga. At manatag ang buhay. Ayun ako. Next. So ito yung isa 2015 ng ADB. Punyeta, oh. Talo tayo. Talo lang natin Cambodia. Ito yung paninaw ng ADB. Doon tayo nag-react. Kaya ito ginawa, gawa ng sabi ng ADB ang Pilipinas, magiging second! Next! So, itong gagawin ni Duterte, magiging fourth to the first. Top four. Kasi manghirap habulin ng South Korea, Japan. Di mo na mahabol ng China. Mas mayaman na sa atin yan. Yung per capita, PPP, yung purchasing parity theorem, blah, blah, blah. Pero tatalo natin, India, Indonesia, Vietnam, Mongolia, Cambodia. Ito yung gagawin natin. Kaya tayo nandito lahat. Next. So, madam, ito yung sinasabi mo ng Dutertenomics. Sabi niya kasi baka 2030, kaya Dutertenomics. 1, 2, 3, 4. 4 na PDP or Philippine Development Plan. So dito muna tayo kay Duterte. Bakit yan nilagay maitim? Maitim ang budi. Dapat green kay Duterte niya. Balik na. Itong ganitong Duterte, next, ito yun. Yung 10-point agenda niya. Sige, pagtataklakan mo ulit next. Please exam, what are those? Maubos oras kasi natin yan. Pag-isa-isahin ko eh. Next. Mag-aaral naman kayo. May USP pa tayo pamimigay? Yes, please. Yes, we need that. Yes, please. Eh, mali yan kasi hindi niyo naman binubuksan eh. Alam ko naman gano'n kayo katataman. Hindi po, yung iba sa amin pinag-aaralan yan. Natin ang porn sa dulo. Para bang binabasa yung buffering ang dating. Pero para sa akin, ito yung sarili ko. Kasi nagsulat din ako ng libro. Ganun kakapal ang mukha ko. Kasi sabi ni Duterte, umanda ka ba kay ikaw magneta? Okay lang. Kasi nga, elected ako as congressman eh. May hirapan. Sabi ko, itong gusto ko. By 2030, $1 trillion, OECD level, number 100 per capita. Matakin mo sa nila, 137 ka. Tumambli na si Glory, ay si Gloria. In per capita income number 137 ng Pilipinas, di ba kayo nahihiya? 137. Jesus, Jesus, so Salceda. I mean, unbelievable. How can so many governments steal your number 137? Nakakasyak. Ito, shock sa akin yun. Tapos, yung number 4 families natin, ang 4.4, gumawa pa ulit na, sabi ko nga, imbis na yan, gawin mo middle class. Nakita niyo ba yan?
Kaso nanganak ang mga mahihirap eh, hindi mapigilan. So anyway, so in this middle class families, para sa akin, yun ang tinitingnan ko. Para sa akin, kasi lahat ng strategy talaga sa buong mundo, pag tinignan mo, paramihan ang middle class ang labanan. Kung sa neto-neto pinagsasabi, kung sa inyo, mga exporter dollars, sa akin, sa isang pagmanage sa ekonomiya, ilan bang times 5 mo, so 25 million more middle class people. Out of 104 million, kailangan ng middle class mo. Hindi ko na sasabihin mo anong kaya ng middle class, ah. May bakay, may kotse, blah, blah, blah. May tamang ano, kumakain ng tama, hindi makaba, hindi pa yan. One time sa week lang, next. Hindi tumawa. Clown, I'm not referring to sex. This is the World Bank. Next. Nakita mo World Bank? Diba ba? Pagka mo na, hindi na negative niya lahat. Oh. Pero Pilipinas, meditate niya. Oh. Duterte niya, initiation niya 2 weeks ago. This, I have friends kasi, part ako ng mga World Bank, parang email circle. Wala kayong pangamba. Ang dami na siya nasabi yung President of Obama, President of UN, President of EU. Pero look at what the World Bank did. Ibig sabihin, may sariling dynamics tayo. Sabi ko nga, hindi na tayo pwede ignorin. Nasa tama na ho tayong level na nagsakripisyo ka na. Kasi bawat reforma may sakripisyo. Ang dami natin, 4 sets of reforms. Kumbaga sa ano, yung dati piso, kumikita ng 50, ngayon yung ICO, I'm talking about investment, capital, out of date. Dati yung piso ngayon, pag-invest ka sa public good, nagiging 3. Nandun na tayo, kaya anong kailangan gawin? Mr. Verdan. Mag-invest. Sino mag-invest muna? Gobyerno. Ang tawag doon, public goods. Bakit public goods? Katulad ng DTI, pinakamagaling na ginawa ng DTI sa balat ng lupa, hindi yung auto, yung SSF. Kasi ang shared service facility is a public good. Kasi hoda ko ang gumamit niyan, basta yan yung tamang gamit para ma-improve ang packaging, SSF, pag buo ng mga materials. Siguro binigyan ng truck, SSF. That is public good. Public good provision. One of the value public good is R&D. Others is trade facilitation. Marami ba yan? Next. Kung saan napupunta? Marami pong kaibigan na mga ekonomista. Ginasasang ko ito ng 2 million. Hindi ko lang sinasabi sa iba. I assembled one of the best prior friends. So I commissioned a study on what the Philippines will look like. Sabi niya, pag 5%, sa 5% na tayo, infra to GDP. Ano kayo ng Pilipinas? Wow. Eh, huwag niyo. Eh, kasi, misunderstand niyo, tayo api. Tapos na yun, madama na si FPG. At saka may ECP mo, nanalo siya sa dulo, di ba? Tama ba? Kasi yung laging ending, yung Nora on nun eh. Diba? Hindi yun eh. Walang himala. Ay tagumpay. Hindi, isipin natin yun. Para na ako ngayon eh. Ano yun? Parang Boots, Bo Sanchez itong ginagawa ako. Next. Ito po yung magiging parang ano niya. Huwag na po kayo. Sinabi ko kanina, ano ba yung average? This next year, 7.1. May kasamang mura na yan. Kasi there's enough internal dynamics na pinagkait natin sa sarili natin yung nagsakripisyo tayo. Diba? Parang bata, uy, huwag ka muna magpapakasarap, mag-aral ka muna. Parang ganun.
Una mag-boyfriend, kung ano, anik-anik. Tapusin mo, may diploma, huwag ka magdala ng bata pag-uwi. Ito ganyan. Ito yung Pilipinas, kwento natin ito. Nag-sakripisyo tayo ng matagal. Next. So, para sa akin ito ang pillars ng Pilipino. Improving government effectiveness, expanding economic, building human capital, next. Expanding the national potential, and rectifying inequality directly, and financing inclusive development. Okay, isa-isa na tayo ha. Improving public effectiveness. Siyempre, una, fighting crime, peace talks. Diyan pa lang, nalala tayo, may peace dividend tayo eh. Dati hindi naman pang negosyo sa Barangay Bulolo, sa aking kabataan. Sorsyo ng pili, sorsyo ng, maraming nasusource doon, is very rich. Ngayon, yung trader nakakapunta na, kaya wala, hindi na, wala na ang oligopolyo yung comprador doon. So, yung nakukuha nila ang tamang presyo. Parang peace dividend eh. From, ang conflict kasi, from 0 naging 1. 1 divided by 0 is equal to infinity. Ano po, patay tayo. Ganito nung may nasabi ako tungkol kay Gloria. Ay, dalawang ganyan pala, oh. Patay ako dito. Abibihate na po, mapasensya na, wala na ako, ano. Hindi na, ano pala. Tapos nagka-cabinet, ha? Naka-anim na, naka-lima na. Yan, ay comparison na po. Dati, wala. For a small group. Alam mo yan, di ba, Noya? Ngayon, kabinete ng kabinete. Tapos, next. Akala ko, saan ba yung hugod ni Duterte? Bakit ba yung ano? Yung pala, kasi alam mo ako naniniwala na walang data, kahit kung ano man ang laman ng puso mo, alam ko kung bakit. Aalamin ko. Yung peace in order kasi pala, intentional domicile rate were number 4. Pag tinanggal mo itong tatlong to, Turkmenistan, Mongolia, Kyrgyzstan, ito po ay mga dati Soviet Union. So, number 2 tayo. In terms of intentional homicidal rape. Kaya talagang may basis kung bakit siya manalo. Yung naririnig-rinig nyo. Pero mahabi ko sa opinion eh, kasi filosofiya ang nagamitin ko nun. Yung whole of nation approach to the war on drugs. Pero forget it na muna. Next. There's so many issues. Expanding economic opportunity. Another one is public infrastructure. May pipeline na tayo ng PPP na 5.9 trillion. Oops! Ano yun? Ayan, Manila Bay. Yung reclamation. Pero ewan ko kung papasok yan. So, ibig sabihin, may mga 600 billion yan, yung 5.4 niya na ng Manila Bay. Ito, increase in capacity of our disease. Enactment of the traffic congestion crisis and growth potential for agriculture manufacturers and optimized trade deals. ASEAN plus 1, FTA, PJEPA, next. 42 roadmap and investment priorities plan. Ito po yung PPP. Yan. Mayaman tayo sa gagawin sa Pilipinas. Ano ba sabi kanina? Ano driver? Investments. Ano muna investments? Public goods investments first. See? Mayaman tayo. This is public-private partnership. Next. Next. Ito, yung JPEPA. Next. Tignan mo ha? Inaayaw-ayaw ang panila yan, ha? Pero pag tinignan mo ito, hello? From negative, nag-surplus kayo. So, 31.8 billion. Isang pirmahan lang, oh. Look what one trade deal can do. Ha? One trade deal. Inaway-away pa tayo, di ba? From there to there. So, nako, yung masaya dito si Madam. Kasi kagagawa niya to eh. Hmm.
Hindi pa nga niya inaangkin ito doon sa librong sinusulat niya. Next. Tapos, dumami investment ng Japan at dumaki ang ating pong, makikita ko yan ninyo, investment from Japan increased by 165%. And it is the second largest of approved investments. Dati 17% na, ngayon 26%. So, talo na nila ang US. Next. Isa lang. Isang friendship lang. Basta tama yung friend mo. Alis mo yung sino o kapag biro. Yung ano, magkara! Next! May 1,600 na tayo nurses. Next. At wala silang dinalang ano, toxic waste. Next. Dito naman tayo sa China people. Kasi yun ang susunod eh. Parang mukhang kailangan ng chipepa at sama na ano, ng chipepa. This congressman is funny. Very makwela. Hello, my name is China. Next. So, in a relationship na tayo. But, listen mo nga yan. Actually, dahil China is not the largest trading partner. Next yung kagad. Next. Pag tinignan mo yung trade natin, so, nasa ba China yan, no? 17 billion, tapos negative. Pag sinama mo yung smuggled, 12 billion. 12, pag tinignan mo yung General Customs Administration of China, mayroon sila kung ano, i-search nyo sa Google, na nakalagay doon, ang trade ng Pilipinas, 32. Alam mo tayo ang nag-smuggle sa China. Baka sila. Sigurado ko sila, pumunta ka ng Divisoria, nandun lahat. So sabi ko, bakit pa pumunta si Presidente sa China? Ayusin to. Hindi yan po pwede tumagal. All deficits need to be corrected. It's an $18 billion. Ano ba nakuha niya, no? Ng sekretary mo, 13? Sabihin mo, sabi ni Joey, kulang. Yeah, 18 dapat. Neck, back. Baka muna. See? 12 plus 7, 18. Mali naman. O yan, move towards a pichepa. Ewan mo na, ano yan? Pichepa naman. Alam mo, easily 72 billion import pa. Kasi yung 12 billion na pumapasok, pag hindi mo binayarin yung costos ka na katitig, hindi na rin siya maka-impose ng 12% pa. Tama ba? Kasi smuggled eh. Ano yung meaning ng smuggled? Yung ayaw magbayad ng buwis, tama ba? Oo, oh, yun lang. Ano ba yung buwis na iniiwasan nila? Hindi natari. Ano na? 12% import ba? So pag kinupyot mo yun, ba, pamawala lang ng smuggled, may additional 72 billion para sa gobyerno. Number 3, magre-restructuring yan kasi nalala mo yung GPEPA? Bakit nabaliktad? Alam niyo kung paano? Nag-invest sila sa atin. Tapos yung mga Hapon din naman ang nag-export sa Japan. Naintindihan niyo ba? Kung gusto niyo makorek yung 18, kailangan mag-invest sila dito. So, it will be have China investments in the Philippines. Number 5, pagdating sa railway, wala akong no-brainer. Huwag lang ulitin yung North Rail sa... Pero magagaling talaga sila. Saka renewable energy. Nakapunta ka na ba sa ano doon? Sa Mongolia? Yung desert nila doon? Dalawa! Araw-araw tinatayo nila. Sa ating ano, katakot-takot na oras bago may tayo ang isa. Yung sa Pagudpud, yung sa Burgos. Sa kanila, araw-araw, dalawa. Windmills. Kaya kailangan natin sila. Tapos siyempre, technology for agriculture and manufacturing. Paano pa kakainin ang 1.9
worth to 1.6 billion. Hindi ko nalang kasi kung ano tunay sa China. 1.4 or 1.6. Kasi ang India definitely is 1.3 billion. Kaya dinalakihan nila ng konti. Sa tourism, napakalaki ng tourism market nila. 500 million ang pwede maging turista. Kasi ang taas-taas ng per capita income nila, yung take-home pay nila napakataas. At saka mga Chinese, magkano ang savings rate? 50% yata, sinisilid nila. Eh wala naman anak na magmamana. So kailangan nila mag-enjoy, palitan nila. Ang laki-laki talaga. Alam mo, sa Albay, nagsibukan kami ng Xiamen Albay Direct Line. Abo namin 30,000 tourists. Naku, bawat aeroplano bumaba, ubus yung paninda dun sa amin palengke. 12 of this, 12 of that, 12 of that, 12 of that. Tapos ang iinay pa. Okay, so ako sa iwanan nyo. Ang galing talaga, talaga. Kung sa bilihan din nyo naman, Diyos ko. Tapos, next. Ito ang gusto ng China. Bakit dyan kagad? Baliktad. Next ka muna. Yan. Ito ang Belt and Road. From Paris to Shanghai. Whew, kasama ba tayo? Tayo nga lang wala eh. Makakarating sila dito. Ganja ba? Kaya, kailangan nyo ng institutional linkages. Bakit? Yan. Nagmumukha tayong kasama. Paano tayo nagmumukha kasama? Eh, pag nandito ng factory nila, ano magagawa nila? Tama ba? Kaya, pag nandito ng mga factory nila, yan nila, dadali nila sa Europa. This is called the Belt and Road Project. Ambisyosa. Eh, ang mga China naman ay hanap na hanap na magagawa eh. Kasi ayaw nila gumawa ng bata. Kaya, next. Back muna tayo. Kaya ang hirap ng presentation na hindi mo nililink pag nag-explain eh. Balik ka ng balik. Kasi alam mo, adjust ang adjust kami. Then of course, you have the Asian Infrastructure Investment Bank. May 1% tayo. It's $100 billion. At saka yung pinakamalaki talagang block na ngayon sa buong mundo is BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Dapat siguro na ito, P-BRICS. Hindi ako naniniwala na Pilipinas hindi at sa totoo lang. I always imagine that in my lifetime, the Philippines will be an economic power. Sa tatalino natin, Diyos ko. It should. Sobrang talino ng mga Pinoy. Matalino magpalusot. At least the news. Tingnan nyo na yung mga ano. Panag-liquidate na. Next. Ang gagaling. Ito sinabi ni Dutertenomics kagabi. Sabi niya, separate economically but not social, military also. Pero alam mo, bakit siya pumunta ng China? Kasi hindi tayo pinapansin ng Pilipinas ng ano eh. Balikan natin sa mapa. Next. Yan. Just me, oh. Tayo nagbabantay ng lahat ng yan. 5.3 trillion. Ang dumadaan dyan. At 1.3 trillion yan, US related. So tinong tagabantay niya, Japan, South Korea, Taiwan, tayo, and Singapore. Hindi ako chismisin ha. Ang Singapore. Meron kasi. Ito siya ang mga salita. DTI ka ba? Pilipino po ako, Bicolano. Pero DTI ka? Hindi po. Taga ibang Pilipino ako. Ito po, upload mo ba yan? Hindi, para sa personal po to. Post mo muna, sir. No, I must say, sir, this is one of the best presentations I've been to. Thank you. Patay akong bata.
Anyway, so binabantayan natin sa kanila, anong binigay nila sa atin? $124 million utang pa. FMSC, military sales equipment. Tapos binigay nila dito sa Israel, 45, sa Egypt, Pakistan. Parang ano, ang tawag mo niya pag hindi mo na pinapansin. KSB. Yeah, next. Sabi niya, hindi na rin naman yun. Yeah, nasa ng US dito? $16 billion. Tapos positive pa, hindi ka tulad ng China. Yeah, tingnan nyo na. Sabi nila, ang dami na ng investment ng China ng US dito. Caltex, Unilever, P&G, lahat na sabon ng panlaba, lahat na, oo, lahat sa kanila. Ayun, UK ba Unilever? O sige, P&G na lang, Procter & Gamble, lahat ng toothpaste. Pero may ari nung taga-US. Pero, oh, kasi ano, kahit sino pwede magbumili ng stocks. Anyway, kita niyo ba? Tubong lugaw na yan sa kanila. Tagal-tagal na nila dito. Palabasan tayo ng repatriation sa BSP. Palabas mo lahat ng US investments in the Philippines. Alam mo, dati nila natinignan ko yung si Pepa. Sino marunong ng SEPA Holdings? Yung nagtayo ng suwat at pagbilaw. Natumba si Hopewell, pinililis Southern Electric na naging Miran, na binilis TIN ng Mitsubishi, Tokyo Electric and Mitsubishi, TEAM. Sus, pinasok 980. By 2007, lumabas. Ano mo kano? $8 billion. Ewan mo sabihin na pumasok sila dito, hindi sila kumita. Sobrang kita na nila. Lalo-lalo na branded sila, differentiated. Hawak nila utak natin eh. Bukas, pag-uwi mo, hindi ka naman bibili ng ano, mali. Hanapin mo pa rin pure food. So, ano yung isa? Spam. Di ba? Anyway, next. Hindi ko sinisaraan ng US, sinasabi ko lang, itama nyo lang ang pananaw. Kung mayroon isang bagay ako natutunan sa Ateneo, isang word lang, Weltanschauung. Worldview. Kung may isang bagay na dapat ang isang leader meron, katulad ni Gloria, no? Nanalo, May 17, pinatawag ako. Ma'am, anong gagawin natin? Sabi na ng plano. Ma'am, isipin mo lang ako, ano ba gusto mong maging ang Pilipinas 30 years from now? Ganito, ganito. Sige, pag-isip mo po bukas, i-move mo lang kahit 1 inch. May nagawa ka ng kabutihan para sa bayan. Kaya importante sa atin kung anong pananaw natin sa sarili at kung sino ang Pilipino, kung ano tayo gusto mong maging. Kung saan mo dadalhin ang buong, gano'ng dami yata tao. May nag-chismis. Baka naman naka-live ako sa Facebook. Nakalimutan ako eh. Live streaming. So, about the FDI of the US, I'm not a cynic. This is the three main things. Do you think your PNG will go just because of that? Coke? But Coke is owned by the Mexicans anyway. By Carlos Slim. Anyway, so ano ibig sabihin ng separate economically? Dapat ginawa na natin ito kasi noong 1946. Ginawa lang ulit ni Duterte para maintindihan ng Pilipino na tayo mga Pilipino, ang galing-galing natin umasa. Alam mo kami sa Albay, yun ang isang natutunan ko, yung self-reliance. Pag nasa gitna ka na ng bagyo, huwag mong isipin, isisave ka namin kasi ayaw ko yung mamatay. I keep telling them, I will not be there to save you. And therefore, you put capacity in every person, in every household, in every community, in every town. It's called self-reliance. So I think the word self-reliance was never there. So after all, Claro and Recto was correct.
The first essay I read when I became an Atenean in 1977 is The Mendicancy of the Filipino Foreign Policy. Yun ang tinagalan tayo ng ngipin ni Duterte, kaya mayroon umaaray kasi walang anesthetic. Kasi kung ako noon, lalagyan ko muna kayo ng anesthetic para pagising nyo, ah, maka-China na pala tayo. Ngayon, it's really repudiating. It's more like making the 1946 Declaration of Independence, but by repudiating the bonds of mendicancy or dependency. Kasi, ano ang basis daw ng learning sa philosophy, sabi ng mga Eswita? Ano ko nga kanina, no? Sa inyo po, ano na, Gabriel Marcel or Heidegger, lahat po ng kaalaman nagsisimula sa pagkapatiso. Bakit nangyari ito? Nagsisimula ka na magtanong, bakit? Ano nangyari? Bakit? Ang ginagawa ni Duterte sa atin, dahil tayo ay may cognitive dissonance. Sa alam lang natin, simula na tayo ay ipanganak ay Amerikano. Kaya kailangan din tayong gisingin. Kaya yung ganyan mga declaration, piniframe niya on the extreme. You know, what may sound extreme to you today will be the mainstream soon. Soon! And it's probably the right thing to do. Kaso, paano na yung mga buyers ni Tita Pnet? Sasabayan. Sa ang daming benta mga ano eh, mga bikulaan sa baba eh. Mabenta talaga kasi unique-unique ang kami eh. So, paano na USP Buta Asia? Kanyari ang bantay ng South China Sea. Dati, ang forward position niya, Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, Philippines. Nawala yung Philippines. Definitely may bakante siya. So, mag-i-station niya ng ano? Aircraft carrier from Guam. Marunong naman yan eh. It's not as kaso, natin murang-mura, cheap-cheap. However, Filipinos are really cheap. 126 million na, happy na tayo, tatatalong pa. Ano mo yun ang gagawa niyo kaya? Nakipag-military exercises, hindi iwanan yung equipment. Saan dadala ng barko? Saan pula pinapaakyan? Walang katiwa-tiwala. Kaya kung ako talaga, feeling ko talaga nung pa. Kasi kailangan ko sila makipag-deal, may at maya eh. Kaya pumunta yan sa amin, di ba? Alam mo, balikatan. Sila pa natuto kaysa sa atin. Yung mga nagbibiro, di sila marunong ng seamless collaboration sa ground during HADR, humanitarian assistance during disasters. Sa amin nila, pumunta sila doon para matuto kung anong ginagawa ng albay, bakit ba isang tindatan lang, alam kagad ng lahat kung anong gagawin. Yung Red Cross, yung barangay, yung DOH, yung Army, yung Air Force, yung province, yung komunidad. Alam nila lahat, may duty sila sa nila. Wow! Nakita nila sa isang ano namin, pumunta sa isang lahat ng mga nagawa yun ng mga ano eh, ng konting school building. Makita yung bahot na pupuntahan nila. May nakalagay, signal number one, uwian agad. Oh, naging na sila, pinatranslate, nag-signal one, uwi na. Leadership yan, na nagiging culture. Yan ang sabi ko sa inyo eh. Anyway, next. Alam, di tayo matatapos dito. Back tayo. So, ang status natin sa US, separate. Pero may mga anak tayo. Ha? Hindi, may anak. Kaya kailangan alagaan yung anak. Tingnan mo, iniwanan na ako ni Nuya. Tapusin mo na to! Kunin mo na lang yung ano. Well, this is really the Asian century or the Asian syndrome. Akala dati ng mga kano, pag binutas mo, ang saan nakasama daw dalabas? The China. Yun din ngayon, na inabutan talaga. China nga talaga nung binutas nila.
So basically, I think we have to have this thing. Think Asia. Pati kayo. Ang problema sa Think Asia, tayo-tayo magbibilihan. So okay lang yun. Ano ba India? Sus, 1.3 billion agad. Oh, China, Japan, ASEAN, NIS, India, Russia, EAU. EAU, Euro-Asian Economic Union. Nagpirman sila last October 17 with Vietnam. Ang daya-daya kasi ng mga kanoy. Yung Vietnam, super trade sa China. Tapos, bumibili ng armas sa Russia. Ang nagdi-drilling sa kanila sa Paracel, Russia. Pero TPP! Ang daya-daya yung Pilipinas, hindi kasama sa TPP. Bawal makipagtsikahan sa China. Hindi rin tayo makipag-landian sa Russia. Aking ka. Hindi mo man ako inaalagaan. Hindi mo man ako ibahay. Ano ba? Next. So, ito yung sa ano. Hindi ko na isa-isa yung ito. Basta sinasabi ko siya, DTI, meron tayong mga pinag-aralan siya ng pagkarami-rami. 42 industry roadmaps. Next. Kasi yung ba isa-isahin lahat yan? Yan. Automotive. Marami tayong mapag-furniture, mass housing, and also, ito, but pero, marami yun yan. Ang kapal-kapal po niya. Kaya hindi ko na po nilagay lahat. May 6 wrap pa po yung tapos. Singilin kita. Tapos yung publication ito, gagawa yata, PCOO na lang. Ang iba? Ako po kayo yung Perry. Gawin mo si Perry, nakita ko, nagpa-press release pa sila. Para maganda yung kanilang pamplet. Kasi mo, sabi ko talagang kinukutsa ko. Ito naman ito, mga papel mo. Yung isa, study, tapos PowerPoint presentation. Anyway, yun na yun. Next. So ito po yung summary ng mga targets ng 43 industry roadmaps. Next. Pamigay magalang ito, para nilang mong explain. Meron sir po. Hindi ito, sorry. Binago ko. Gawa ng ano, separation loops. Nanonood na kahapon, yung tuwa ko kay Hillary, panalo. Yung mamaya. So this is the 27 investment priorities plan. Next. Yan! Ang kanilang objectives. As usual, ito po yung APEC natin na yung SME, SMSE makapasok sa GBC. My God, sorry ha. SMEC, alam nyo, GBC, alam nyo ano? Global Value Chain. Para competitive kayo sa pag-supply. Huwag nyo nang labanan ang Colgate Palmolive. Doon na lang makipaglaban sa susupply ng tube. Hindi na nyo? Kasi kakayanin ng SME. Next. Basahin nyo na lang po. Next. Ito ang ganda niyan. No incentives to project in Metro Manila. Pinalagay ko sana, kama. Tentra Luzon, kama. Sasalam ko marami dito ang CL eh. Pag na. Sama po yung CL saka Subiclar, Tarlac, and Calabarzon. Bala mo na? Total, ang dami naman Bicolano dyan sa Calamba, sa Tarosa, Binyan. Para yung aming pong mga kailangan sa bigas, kayo na rin mag-supply. Hindi na akong magkailangan magtatapanin pa. So high value crops na kami sa Albay kasi yung bigas, kayo na bumibili. Next. So, ito yung dapat hindi ko pa ipakita. Next. Ito po yung kanilang ano, from 20 billion, magiging 43.3 billion. This is big form. Lagi mo nga, pre-separation. Ano pa tayo, dating status in law. Postpartum. Anyway, so tatas pa tayo ng 700 FTEs. What is FTE? Alright. So, from 1.05 to 1.5. Kaso, yung
unskilled, low skill, dati 47, magiging 25 na lang. Kasi 75 na mid skill. So, mga nalahati. Next. So, ito po yung impacts nila. Next. So, ito po basically kung saan mapupunta. Dati, 15% ng high skill, magiging 47. So, additional 365. Yung mid skill, dati 38, bababa din, magiging 28%. 430,000. Yung low skill, mamamatay, magbabawas na. Ito po yung mga call center. Next. So, next, ayoko na po yan. Meaning to say, mas kailangan mo ang education. Kaya alam mo sa Albay, lahat pinaaral ko sa college. Alam mo na yan. 103,000 in my entire lifetime, pinatapos ko sa college. Kasi alam ko darating yung panahon na to. Lino, huwag na yan. Hindi naman itong mangangailangan ng college. Ito pala. Halos lahat ng segments. Animation, voice, non-voice, HIM, ITO, GIC. Next. Problema, 78% ng graduate nasa probinsya. Next. Pero 80% ng location ay nasa Metro Manila. Napakawalang hiya talaga. Alam mo bakit nandito sila? Next. IT infrastructure, no diverse fiber outside Metro. Sabi mo nga sa smart tsaka globe to process. Cannot bring laptop to home because of cost cuts. And Chinese home working from home is the trend. Therefore, we need to subsidize training. Hello guys, DTI. And test that. Kailangan natin mag-upskill for big data, automation, AI, and robotics. Yun ang may demand. Hindi puro call center. AI, sorry. Sige na nga, AI na. Artificial insemination. Ang kalaban ay in vitro IVF. In vitro fertilization. Joke lang. Next. So, pillar 3. Magtayo yung pillar 3 pa lang tayo. Basahin nyo na lang, basically, sa education, okay naman lahat. Yung meron lang yung Albay dito, yung Australian model, which is, pumasok ka lang kahit sa anong college, ang magbabayad to be at yun. Sa Australia. In fact, sa iba, libre na eh. Sa Netherlands. Anyway, so Cuban model on healthcare. Ano ibig sabihin ng Cuban model? Lahat ng lowers, 40%, libre check-up taon pa. Bawal magkasakit ang mga mahihirap. Kasi walang pambahid sa hospital. Preemptive. Anyway, next. Sorry ah. Next. Sayang, ano, kasi daming pumasok na Duterte, ano eh. Nasira talaga ako, kaso pa hindi ko naman in-explain sa inyo yung mga separation at saka, ano, MU, at saka, ano, paano na gagawin nyo? Ituloy nyo lang po ang ginagawa nyo. Pero kung gusto nyo mas lalo umabante, follow the leader. Start building up your China contacts. Eh, ano ba kailangan ng China contacts? The biggest delegation in the history of the world, I think, happened in the visit to China. 522.
Ang dami-dami kong ibig sabihin, dati naman talaga pala tayong kontrolado ng mga inchi. Diba? No. What a nice policy to have is to enable, optimize an existing precondition. Which is that ang mga taipan, marunong mag-inchi. So mas mandali makipag-deal. Mas maraming negosyo. Kaso dapat, kayong DTI, sabihan nyo na, from GPC to SMEs. Yung linkage na yun, yun ang i-work out sa inyo. Pasiguraduhin nyo lang na sila Lucio Tan, Henry C., George Galway, na next. So, ito ang papakita ko sa inyo mga importante information. Niregress namin, alimbap talaga ang source ng pag-alat sa buhay. Pag urban ka, mas mataas ang income mo sa rural by 20%. Pag formal sector ka versus informal, ang lamang mo ay 33%. Pag college ka over primary, wow, 113%. Pag tertiary ka versus secondary, wow, 74%. Pag industry ka versus services, 18%. Hindi naman ganun ba ha? Layuhan. Skilled manual versus unskilled, 30. Skilled manual to services sales, 13. Male versus female, ayan, unpaid family leaves, 30%. Yan pinang inaawayan niya, ni Trump at saka ni equal pay. Kasi alam mo kung bakit hindi equal ang pay? Kasi pag nagbubutis kayo, hindi naman kayo sinusunod. Unpaid family leave. Ito naman yung isang way. Poverty incidence by workers. Wag na, next na! Hindi, back na. I-back mo lang para na lang simple na. Para matapos yun na. Ano yung ibig sabihin dito? From, kasi hindi lang hat ng tertiary, hindi lang tayo pwede maging tertiary. Ano gagawin ng gobyerno? From no primary, makakabot ka lang ng secondary. From 40, bumababa ang poverty by to 10. So 30%. Yung secondary, mapag-tertiary mo, anong diferensya? 10 minus 3, 7 lang. Therefore, I conclude! Ano? Ano gagawin mo? Secondary. Okay. Pero kami sa albay, ambisyoso. Tertiary. Kasi 113% ang premium ng tertiary sa akin. Entendyan nyo ba? Kung mahal mo, well, kung leader ka. Next. But this shows you inward poverty. Why? Next. 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 Kasi pula lang ng oras. Next. Matapos na lang natin yung isa. Kasi kailangan makapasok tayo. Ito ang I sat down with the DOST family. All of them! All the scientists. Ito yung ano na, science for change. Ako gusto. Kaya dapat kayo trade for change. Change. Makita po ninyo dito. Tapos may isa dito to, siyempre BU agad yan, Regional Development Issues. But anyway, nagkataw po katabi namin si Joke no, during breakfast, kaya nakita niya to. This will be about 60 billion over 6 years. Ngayon kasi ang investment ng gobyerno sa R&D is only 4.5 billion. Saan ka naman nakakabot nun? Ilan ba po ang GDP natin? Ito nga, dahil magaling ka. $20. $14.5 billion. Lagyan pa natin ng tama. $14.56 trillion. Anyway, next. So,
Social justice. Next, 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 next. Marami ho yan, pero ito na lang. Kasi nandiyan kayo eh. Next. Next. Ako dami. Next. Sorry ah, ano oras na ba? Kasi ayoko na. Sige, ano, lampas na tayo. Ay, hindi sa isa ba dapat natin? Hindi tayo matatapos. This is a full presentation kasi. Social focus. Kumbaga sa report ng World Bank, yung box. Next. Ako nakakaya talaga Pilipinas, ha? Yung GDP mo, ganon. Productivity mo, ganon. Employment mo, ganon. Okay lang, pero take mo naman wage. Uy, kayo dyan na kinapag. Kinapag. Next. I-compare natin sa other countries. Alam niyo ba na napaka-competitive na ng Pilipinas? Tingnan niyo lang ang chart na to. Hindi ko na kailangan pa mag-explain. Pero ang converse niya ng Pinoy laborers. Ano? Ano? Hindi lang ano ha? Nag-negative yan ha? Next! Ayun! At dumami ang... Okay na ba sa inyo discuss to? Hindi ko naman kayo kinukonsyensya. Total, kailangan nyo rin ng temporary employment contracts eh. Pag walang order, wala ka naman, di ba? Anyway, pero tingnan mo diferensya. Next. Yung rates nila, oh. Okay lang. Pero 2006 prices yan. Inflation adjustment. Para comparable. Anyway, hindi talaga tumaas. Next. Pag tinignan mo, my goodness! Ang employed, ang poor ay 16%. Pag unemployed, 10%. So, in this country, ang mahirap ay employed. Ang unemployed ay mayaman. Ganyan na. Kasi 54% of the unemployed are college graduates. 5-4. They take their time in looking for a good job. Therefore, ito ang source ng poverty. Tingnan mo, workers, bottom quintile. Pati sa bottom quintile, yung pinakamababa. Yung poverty line. So, karamihan, yung fully employed, hindi masyado. Ito yung invisible unemployed. This and the, yung underemployed. Ito po, asan na ba yan? Ang invisible, visible is work less than full-time. Invisible is work full-time. Endo. But we like to earn more. The work, earn more. Next. So in other words, gentlemen, please. Poverty in the Philippines is inward. Ang mga ihira po sa Pilipinas ay hindi unemployed, in-work poverty ang tao. So, ang kaganda naman ito, younger workers have better jobs. So, virgins required. Joke lang. Pag tinignan mo kasi dito, ang employment by class of worker, wage, self-employed, tingnan mo ito, age 20 to 20. Ang tawag mo niya, millennial. Ito yung may iingay, ito na yung papanalo ni Duterte. Oh, no man. Next. Now, paano ko matatapos? Kaso, ayaw ko naman mangaway sa inyo. Pero sabi sa model ni Pacini,
kaya yung nakakain? Na ang ito po yung Euro, yung kanilang European, ano yung P? Labor. Emergency, whatever. Labor. Pag ito ay nandiyan, tumatas ang unemployment. Pag dito mo daw endo, marami mawawalan ng trabaho. Pero, sabi ko naman, mayroon din mga inaabuso. Next. So, sinasabi namin dyan, illegal ang endo. At sabi naman ni Duterte, pero matatapusin ang endo. Pero hindi ibig sabihin yung mga TEC nyo, temporary employment contracts, bawal. Yung endo lang, yung halata ba, paihikutin mo lang. Ito na lang yung SM. Dumami yung endo, alam mo bakit? Malls. The endo phenomenon is due to the expansion in malls, in retailers. Anyway, next. So, more than 50% of the first-time temps do not make it to regular job. 40 to 55% of temporary jobs between 2003 and 2010 transition to permanent jobs. So yan, okay yan. Next. Therefore, I conclude, Duterte's vow, detailed dollars win-win is a good start. Okay sa kanila, sa mga ekonomista. Meeting mo kami last Wednesday. Pinag-usapan yung pag-aaral ni Pacquiao. Sama ng word, no? Okay. Yung ipinasend ko pa sa inyo ay daling sa... So, ang kailangan mo long term is upskilling through K-12 and test. Para mas kaya. Next. Pillar 6. Gusto ko? Okay lang ba sa inyo na? Next na na. Ito po yung fiscal reforms ni Duterte. Ako nabigyan ng pangalan for acceleration and inclusion. Kaso pride. Pride. Next. Basically, ang sabi niya, babawasan na talaga. Check. Exemption. Ang sabi ko, ipalit niyo na lang yung tax on oil, tax on automobile, alcohol, fat tax, sugar tax. Unahin na yung kaysa bisang mo yung mga lolo at lola at yung mga pilay. Kung ano? Oh, yung mga matatanda? Huwag niya na wala niya nga. Ayaw niya. Ayaw niya na ayaw nilang palitan niya. Kaya sa Congress, wala nagpapahili. Kasi nga ito ang exemption withdrawal. Si Pinoy kasi, dati na yan, wala. Tapos, in-exempt. Alam mo kasi, VAT ito. Ang VAT is based on input-output VAT and then circle. Pag ginito mo yan sa gitna, nagkakaroon ng leakage. So, yung binibigay mo sa akin, 103. Yung nawawala sa sistema, 183. So, yung mawawala, yung makukuha namin actually dito sa VAT-based expansion, actually, it's an exemption withdrawal from the elder leaders. So, ayaw mo nga. Sabi ko nga sa kanya, gusto niyo ako maging doctor dito? I will tax my lolo at lola and my papa in the hospital. Napabayad kaya ako ng hospital ni Papa sa Cardinal Santos. Tatlong wala kami doon. So, tapos alisin niya ito. Pag-alis na ni Papa. Uy, lahat na ng ugot ng daddy ko, wala na. Nakalabas na yung isa, yung uli. Pero, next! Matapos na ito, ha? Next. Basahin nyo na lang ito, ha? Next. So yan. Next. Yan po yung proposed income tax system. Ito po yung approved ng DOF at mag-approved ng House. Next. Pasaya muna kayo. Yung minimum wage earner, walang pakinabang. Kasi, balik ka nga.
Anything below 250, no tax. Ano kasama dyan yung 82? Na bonus. Sa computation. Next. Next. Ang clerk 3, 100%. Dati nagbabayad ng 12,000, ngayon 0. Next. Ang call center agent, 83%. Tax saving, babayaran niya ng taon-taon, 1.5. So nakatipid siya ng 7.6. Next. Yeah, protecting income. Ewan ko ba dito? Ang gabi namin, pumunta ka na sa dulo, sorry. Next, 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 next. Next. Sorry ha. Ito pang ekonomista. Okay lang sa inyo. Inisa-isa namin kung saan ang epekto. Pero ayusin ko yung pinaka. Next. Next. Yan na. Ito na po talaga. Next pa. Yan. Yung total impact sa inyo, yung mga mahirap magbabayad din. DESA, hanggang 50%. Ang makikinabang, yung 50%, ito middle class, oh. Ito, D10, D9, D8, decile. Kayo! 10, 9, 8, 7. Positive. So, ano gagawin natin? Ang conditional cash transfer. Kahit sino ka pa, bibigyan ka ng 6,000 taon-taon. Kahit sino ka pa. So, ang neto na mabababa, 5. Kaso, yung mga katulad ni Clang, 39,000 a year ang benefits. Wow! Oh, ilan o? Aray ko, pwede nyo bang may isa pa tayo, no, on fiscal reforms? Kasi mukhang pagod na ako. May next pa ba yan? Madali mo na. Madali. Ako, ang dami pa, oh. Yung impact ko sa GDP, consumption, baba. Diyan ka muna. Next. Ito. Bababa muna yung consumption ng mga mayayaman. Yung mahirap, dahil binabalik yung pera, hindi. Ito yung base. Naintindihan nyo ba? Sorry ha, this using the Jesus Christ. The DSGE, which is the stochastic general equilibrium model, Jesus Christ. Okay lang ba sa inyo yung mga titles? Consumption ng rich, yan, bababa muna kasi talaga titirayin sila. Yung poor, there's bibigyan ng subsidy. Nakita niyo yung green kanina? Na ibabalik 6,000 for every poor people? Person? Not families. Wow. Person. Every year. Every year. And this is on top of CCT. Government spending, tolo-tolo. Ito po ngayon yung aming base. Ito yung low. Ang low means, isa lang ang aprobahan. Yung pagbawas ng base nyo. Itong high, kubunin namin ulit yung pag bumili ka ng kotse, bahay, babawihin namin yung binigay namin. Kasi mayayaman kayo. Eh kung magrenta ka, hindi ka naman namin babawihin. Next. Ito po yung investment. Nakita nyo na ba? Bababa muna. Pero, aangat siya. Sino ito? Ito yung base. Ito yung net impact. Ang bawat galaw dito is based on 1%. Sorry ah, grabe. Next na nga. Hindi ko na dapat ipag-usapan. Ang sinasabi lang nito,
Now, from an economic perspective, it's good. Kaso, mahirap ibenta. Kaya bumili na lang kayo ng silly ice cream. Mas madaling episode. Reform means pain. Reform without pain is not reform. So, kailangan yung you have to put innovation officers in all your companies. You have to put change managers. That's what you need now. That means faster internet. So you can immediately cross-pollinate your ideas. Serve ka lang, serve na ngayon sa mga Chinese. Eh kung hindi mo naiintindihan, Diyos ko. Or the Russian, or... But I guess thinking Asia broadens the perspective. So you have to have Asian partners, Chinese partners, Russian partners. That's the best entry into any market, joint venture. Do you know? I think everybody knows. Diba? You need to have, kaya yung trabaho yung facilitation. Ilistan nyo na na si Clam. Ano ni Clam? Juicy Juicy Philippines. Ano yung mga pangalan ng kumpanya mo? Jimmy Tours. Akala ko Juicy Juicy Tours. Malay mo yun yun kasi juicy eh. Gusto ng inchi. Give me a food of Chinese na dry. Kailangan mo lang ko ba? You just have to reform because you're American or you're European, will just... Pero hindi pa naman yung ginagawa, kasi minura na naman yan yung EU eh. Pero mukhang they're finally... May media ba rito? Wala. Sana wala. Meron. Raise your media ka ba? Kanina, huwag mo na nga ikwento ko. Yung New Zealand ambassador came. So explain to him the position of the Philippines. You need to say, we need to renegotiate. Sir, I said for so many years, we always told and always presumed that we are on your side. So what did we get for it? Big laugh. I go, sir, yung unang pananakupo niyo po dito, inusulto niya na ako. It's as if I cannot negotiate. You mean to say you're gonna renegotiate? So he called me up on the way here. He said, sorry. I think that I'm not demanding this anymore. All I'm saying is that, alam mo ba kung gaano kahalaga ang bansa niyo? You've been underestimating the value of this country. Siyempre, kinabukasan, wala ka muna negosyo from US, ganun. But we need to go to this. That's the only other way. Kaya sinasabi ni Duterte, sa aid, wala rin naman yung mga aid na yan, utang yan nila sa atin. Kaya nagkapag-ibag yun, kagagawa nila yun. At saka lit-lit naman, hindi mo anin yung Yolanda nila. Tingnan nyo, pa-explain nyo, it is a violation of the Paris Treaty on Aid Effectiveness. They came here, they declared they're giving $32 million only to find out that they themselves were using it, paying their expats. Punong-puno yung Manila Peninsula. Yung dating isa lang ang rep dito, bigla na yung 100, mga magbagong kotse. That's a violation of the Paris Treaty of Effectiveness. Mabuti nga hindi tayo nagre-reklamo eh. So ano naging commodity? Hindi yung nakabot sa mga ano, sa mga Yolanda victims. Wala pa sa 30% ng mga declared aid na pinag-iayabang nila. Kaya sino hayaan ako sa akin? Because most of them, I work with them eh. I told them, you've been trying, you know, you're using our suffering so you can employ your classmates. Tayo magagaya din eh. Hindi kaso tayo mga Pilipino. Feel na feel natin yung pagiging alipin. Oo. Yun ang inakarilin ni Duterte. Alisin kayo sa pagkakagupiling. Sa utak,
ng alipin sa gigibig. Di nga! Ako, unang nabasa ko pag Ateneo ay claro and recto, the roots of the Filipino mendicants. Hindi ko siya maintindihan. Pero naiintindihan ko na. Dahil pag ang pananaw mo bumukas, sus, the possibilities are more infinite. Sa totoo lang, kas masasaktan ka talaga eh, hindi pang si Iklang ayaw masaktan eh. Kasi alam ko may mga empleyado pa, ganun. Pero remain your constant communication. Try to explain. The message is, hindi naman tayo makikipag-iwalay talaga. Yung ating lang bandage, ilang tayo gusto alisin dito talaga. Yung utak, puluwi na. Yung mendicancy. Kasi we're always dependent on their age. Kaya yung line nyo up, I have a full data of the age. There's nothing there. So, mas mayaman tayo. Alam mo tayo utang abroad. Alam nyo ba yan? Lahat ng ROPs natin, yung mga ini-issue natin, ang may hawak Pinoy. Alam ba sa ADB World Bank? Sa ADB, nagbabayad 3 billion. Ang inuutang natin, 1 billion. Same with ADP, babay tayo 3 billion. Kaya pinipilit tayo ang utang. Sa IMF, tayo ang nagpautang ng 1 billion. Yun yung nag-global. Eh kayo naman kasi feeling nyo lagi happy. Yan ang hirap, patay na ang Nora Honor syndrome na yun. Nora Noya Terratuli. Hindi nga, pero I'm showing you, we have sufficient internal dynamics to grow. We've never been dependent on export anyway. Our tourism is in the low side, actually. When the Chinese comes, I'm telling you, you know. Asan si Brian, nakita mo yung mga hinchi nung dumating? Diyos ko! Wala pa din. Kahit ano ibigay mo. No, I mean, so, last question. So we can do. Oh, meron nga talaga. Micha ka talaga, no? So, yes, sir. I'm just interested on our direction for China. And, you know, economics kasi cannot be with a bank. So, you have politics and economics also. So, my question is, if you're going to be dealing with China, what's your stance with the issues in our brochure? How to be who? Me? Yeah. Alam mo kung kaya ng Pilipino sana na i-boycott yung $32 billion na trade with China. Hindi pala kaya. Kasi talagang tahing-tahing tayo sa umbilical cord ng China through our Taipans who are actually watchouts. They were born in Xiamen, Fujian, Fujian, you name it in China. They have relatives. So, tayin-tayin tayo. So, ang point ko dun, as a nation state, I'm not saying that the nation state is irrelevant. Assuming that the worldview is a nation state, you can go backwards. 4,000 years before Adam and Eve, everything belonged to them. Fast forward 40,000 years from now. Let the Filipinos and Chinese 4,000 years from now determine who is the owner of Scarborough. Once and for all. Let the future. Man, awayin. In the first place, tahi-tahi ang buhay natin sa inaaway natin. So there is that space. I would say the philosophical space. Existential space, I think that's the right word. Wherein Filipinos and Chinese can make that oha sa year 3017. Kayo mga Pinoy, kayo mga Pilipino, kayo mga Inche, oh, saka kayo mag-away. Pwede nyo rin i-postpone yung away. Oh, mag-negotiate kayo kung sino may-ari. My point there is the arbitrary ruling. It cannot
be lost anyway. We have to unbank these there. In the meantime, what do you get from quarreling with them? Tawa po man din yan. Peace. Iba talaga presidente ko. Ang tawag niya doon, peace.